Ito na yung ibon na galing sa atin, no? So hindi ko natanda kung ilang buwan na nakuha to nila Sir RJ, nila Gina. Pero yung makikita natin yung ibon, talagang beast na beast na. So ito yung isa sa pundasyon natin sa loob, mga kalapatids, which is nga yung galing kay Sir Nelson Chua na papa-aeroline yung pure alphons natin. Tapos ka na mag-welding? Ito na siya, mga kalapatids. Ah, ganda ng katawan, grabe. Ayan, napakagandang ibon na ito. Galing kay Sir Nelson Chua, direct kay Idol Nelson Chua, yung magulang nito. Kamukha ng Tata RJ, yung... Oh, ang kinis na, mga kalapatids. Yung kay Sir Pepo, yung sa'yo, Peps. Buhay na buhay! Andun din. Kinis! Ayun, mga kalapatids, oh. Ang gandang ibon. Dati, ala itong mga singsing. Hindi ko nasingsingan, gawa ng pag-stack ko sana. So, nawala na sa isip ko na singsingan sila. Nakalimutan ko na. Kasi nga, pero kung panlaban, matik, hindi nawawala sa isip ko kasi meron ako dung parang record na na sisingsingan na sila. Pero kapag pag-stack bird yung binibreed kong ibon, kagaya nito, hindi ko na nasisingsingan ko, pero pag nakalimutan ko, yun na, hindi ko na nalalagyan. So nilagay na lang yan ng cutband para lang maganda tingnan. Saka clip ring maganda, RJ. Pag inibreed na niya. Kaya kaso ngayon, pinang-motivate pa sa ilalaban niya ang pang-norte, mga kalapatids. Anong ibon, no? Titimbahin nyo. Oh. Ngayon, ito may napupusuan ako dito. Wala ka nang magagawa, RJ. Kahit ano pang gawin mo. Kahit ano pang gawin mo kaya, no? Lungkot na mukha mo dyan. May napupusuan akong ibon. Titingnan natin kung ano natin, madidiscard. Yan. Right? Actually, dalawa eh. Pero sa kapal naman ng mukha kong dalawa naman, eh, pwede na yung isa, mga kalapatids. Bago natin sila paloplayin, papaloplay tayo dito. Kasi nga, yung ibang ibon dito, naka-HPC ring na sa club natin. So, hindi naman natin may lalaro yun kung HPC banded ang kukunin natin. So, ibang band. Ba? Wait lang, hanapin natin. Mukhang tinago na agad na RJ. Ayan. Eto, mga kalapatid, sumisiyap-siyap pa. Oh, kagandang ibon talaga. Talagang, meron talaga kapag pumunta ka sa isang loop, kahit saan kang loop mapapunta, meron at meron ka talagang yung parang malalabat per sight. Yung nakaraan, nandun tayo kina Sir Jungkol. Yung talagang sobrang sarap ng mata ko sa grizzle na yon. So, kapag sa ibang loop naman tayo pumupunta, meron at meron ka talagang mapupusuhan. Kaya kumbaga ako buyer, hindi ako papayag na hindi ako ang mamimili ng ibon. Unless, talagang nung time ng pandemic, hindi tayo nakapunta kay Sir Nelson Chua. Isa sa kinuhanan natin ng foundation bird natin. So, nangyari, si Sir na pinapili ko. Pero sa stock bird niya. Ayan. So, anong line ito, Jay? Pasra. Ikaw nag-breed. Itong ibon na to, ito isa sa napupuan ko. Hindi dahil mahilig ako sa blue bar. Kumbaga parang dalabat per sight. Ngayon ko lang tinawakan, kanina ko pa tinititigan. Pero talaga nagandahan ako, mga kalapatids. Inaawitan ko na talaga. Naka-ARPC ring. Ang gagawin ko siguro to, palitan ko ng dalawang HPC ring. Hindi naman matatapos tong vlog na to na walang update kung may uwi natin tong ibon na to. Pero kung naiwi natin to, gagawin ko na tong stock bird, mga kalapatids. Ito yung pinagpipilian natin, saka ito yung isa. Ito pa isa, mga kalapatids. Blue bar din siya. Ito. Isa sa napupusuan ko, mga kalapatids. Yan. Dito natin i-check yung mga hipo-hipo na gano'n. Yung strong back, strong tail, malalapad ang pakpak. Ito, mahaba pakpak na ito. So, hindi na ako nagbabase sa gano'n. Kasi, yung karakteristik naman lang mga napa-champion kong ibon, iba-iba naman, hindi naman pare-parehas. So, kung magbabasehan kasi natin yung hipo nila lahat, baka malabo na tayong baka yung nakal natin or napamigay natin, yung pala yung mananalo. So, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukang ilipad. So, ito yung pag-iisipan natin dalawa na to. HPC ring, tas ito naman nakakarpa ring. Ayan, mga kalapatid. So, tingnan natin ha. Pero, bababa muna tayo. Titingnan natin yung ginagawa ni RJ na loop, yung kay Japet. Tamang low fly lang tayo, mga kalapatids. So, yun, oh. Yun, sarap pagpa-low fly. Mamaya tayo, pag-uwi natin, papa-low fly din tayo. Kaya, ibon na RJ, oh. Lipad banayad, mga kalapatids, oh. Oh.
Oh, sanay lang sila? Sinipulang eh, babae. Sige nga! Dito ako, tatago ako dito. Ito daw, pakikitaan daw niya tayo ng ano, sipul technique kung bababa daw agad. Ay, oo nga ano. Wow! Ang bilis ah. Grabe yung motivation ng ibon niya na ginagawa. Isang sipul lang, eh talagang ano, papasukan lang agad oh. Oh, ayan ah. Ang galing ah. Turo mo sa akin yan, boy. Oh, pasukan agad yung ibon oh. Isang sipul lang. Oh, ayan, pinapakitaan tayo ni Sir RJ. Jay Nalop. Oh, pumasok na iba. Oh, yun. Oh, ang bibilis oh. Ah. Oh, talagang ano to. Kung paano magawa yun mga kalapatids, eh talagang ilang araw din para ma-perfect talaga. So yung mga nagtatanong kung paano daw mapapasok na mabilis yung ibon sa lop, eh papakawalan nyo sila ng hindi busog para sa ganon, mabilis silang tawagin. Saka syempre, every time na gagawin yan, araw-araw, eh sasanayin nyo, sisipulan nyo sila. Yun na yung sign para pumasok sila sa lop, or sign yun para bago sila kumain. Yeah. Sana di kayo nalito mga kalapatids. Mindset na nila. Oo, mamamindset kasi sa ibon yun na pag sinipulam sila, make sure lang lagi dapat na nakaredy na rin yung patoka. Ayan o mga kalapatids, sinasabi ko. Kapag nakaredy na agad yung patokaan nyo, eh mamomotivate sila pumasok kasi nasa utak lang sila, mauubusan sila ng pagkain, magugutuman sila. So ito yung loop na ginagawa. Para kay Sir Japet Aguilar. Ang laki din, no? Ang sukat ni Tarjay? 4x6 4x6x5 O, makakapasok na sa loob. Malaki na to mga kalapatid. Para sa beginner. Saktong-sakto na to. Ayan. Ito yung naka-sliding. Ayan mga kalapatid, so. Mainit ba? O, naka-sliding. Wow! Diba? Modern na modern. O, ang smooth, oh. O, ito yung landing board. May landing board. Di hatak din Darjay, no? Ayan, may hatakan din na gano'n, Style X makina. Tapos yung release-an na ito. Release-an. So, pwede siyang ano? Ah, may pinto. Ayun, may pinto na pala. Sliding door din? Hindi. Sagra na lang, bisagra. Pag gano'n, palabas, no? Yan. Oh. Tapakan natin, tinatin yung ano, durability test. Oh, yan. Sa height ko, mga kalapatid, eh, kunting yuko na lang. Pasok na tayo sa loob. Ha? Ah, may bubong, pag ganon. Ay, hindi ka na nga mauntog dito kasi nga, ang bubong pala na ito, patulis. Yung talaga hindi nadadapo yung ibon. Kasi talaga na fence sa taas, eh hindi talaga nadadapo yung ibon doon. No, diba? So, congrats kay Japet, ano? Kala ko talaga, joke lang. Ito, nagpagawa na ng loop na malaki. Ba't ito may mga butas-butas to? Hindi tanggal yung bubong. Ah, parang di tornilyo. Ah, okay. Ayos. Daming breeze, oh. So ngayon, mag-update na lang tayo sa vlog ni Sir Japet. Or else, kapag magpapatulong na sila magbabuhat, ililipat sa loob ni Japet. Yan, magbibigyan ko yun ng update about dito sa presyo, sa sukat na 4x6x5, no? Kung magkano lang para sa mga beginner na gusto magpatayo or magpagawa ng loob. Ah, hindi successful mga kalapatids yung ano, yung awitan natin kay RJ. So, talagang ano, panlaban daw kasi talaga niya. So, inaano ko lang naman, tine-check ko lang kung talagang mahal niya yung ibon. Tine-testing ko lang yung kanyang, ano, yung kanyang lakas ng loob kung talagang iyaan niya talaga. Eh, ayaw niya talaga i-give up. So, ibig sabihin, it meaning lang doon is talagang pinukusan niya yung ibon na i-breed kasi papanlaro niya. So, good job.